Acquitted po si Leila De Lima sa isang kaso o sa isa dun sa tatlong kaso ng droga laban sa kanya. Bueno, simulan po natin dito sa pagkakabasura ng kaso laban kay Senadora Leila De Lima na pinawalang siya po ay acquitted, pinawalang sala sa isa sa tatlong drug cases na isinampa laban sa kanya. Pero yun daw pong paglilitis sa dalawa pang hiwalay na kaso ay magpapatuloy dahil ang isa lamang doon ang nabasura ng korte. Ha, mga kaibigan, si De Lima po ay naharap sa dalawa pang conspiracies to commit illegal drug trading cases sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205. Nasa dalawang kasong ito ay naghain ng demurrer to evidence. Pero isa dito ang pinagbigyan ng hukuman doon po sa kaso na siya ay kasama o siya'y nahaharap sa mga kaso kasama itong si Jad Dera. Sino ba ito? Na sinasabing pamangkin niya raw. Pero sabi ho, police asset ito eh, hindi naman niya pamangkin. Ngayon, ang demurrer to evidence na tinutukoy po ay inihain ni Senadora Leila De Lima is hereby granted ayon po doon sa petition. The petition for bail. Gusto niya makapagpiansa. The petition for bail is rendered moot and academic. Baliwala na po yung kanyang petition sa petition for bail as the grant is tantamount to her acquittal ayon sa ruling o dun sa desisyon. Yung pong demurrer to evidence, isa itong challenge sa prosecution. Sa legal ano nila no, legal tactic nila, di ba? Yan hoy parang china-challenge mo yung ebidensya ng prosecution. At pagka yan ay granted, sinabi ng court na granted yan. Yan po ay mauuwi sa pagkabasura na hindi na kinakailangan na magpresenta pa ng ebidensya ang akusado, mga kaibigan. Pero ang sabi ho dito, the same court, however, ito rin courting ito, ay ibinasura yung demurrer to evidence sa kaso na itong si Senadora Leila De Lima at si ano sa kaso nakasama niya si Ronnie Dayan denied po yung demurrer diyan, yung isa pinagbigyan bukod pa yun dun sa nabasurang kaso. So parang sinasabi po na yung demurrer to evidence mababaliwala rin yung mga kasong yung mababaliwala rin yung isa pang kaso, pero yung isang demurrer nakasama naman niya doon sa kaso si Ronnie Dayan bilang akusado ay denied at denied din yung kanilang petition for bail. Ang sabi po ni Judge Lisel Akyatan, ang presiding judge, mga kaibigan, let the initial reception of defense evidence
set on March 5, 2021. So, magpipresenta sila ngayon ng ebidensya, ang depensa, yung kampo nitong si Senadora Leila De Lima. Nang ibig sabihin daw ay De Lima essentially has been acquitted in one of the three drug cases filed against her. But she still faces two drug cases. Ayun, mga kaibigan. May dalawa pang kaso, pero doon sa isang kaso, ginrant yung petition o yung demurrer to evidence. Ibig sabihin eh, pag mahina yung kwan, yung ebidensya ng prosecution, eh pwedeng igawad yung demurrer to evidence, ha? Yung petition doon, mga kaibigan, at maari kang mapawalan sala, di ba? Eh diyan napawalan sala si ano eh, si Gloriang Makapal, di ba, nung araw sa demurrer to evidence nung abogado niya, mga kaibigan. Eh bueno, yan po, eh ang maganda diyan, nabasura na yung kaso. Tagal nakakulong ni Leila De Lima, mababasura lang yung kaso laban sa kanya, ano po. Eh, siyempre, iba nakaupo eh. Parang si Gloria nun, di ba? Nakakulong din, pero eh, iba nakaupo. Alam nyo ha, dun sa kaso ni Gloria Makapagal, Makapal Arroyo, mga kaibigan, nagtaka ako rin eh. Ang dami-daming kaso ni Gloria na pwede siyang i-convict sa plunder case, mga kaibigan. Nagtataka ako kung ano-anong kaso yung pinail eh. PCSO. Alam nyo ba na ako'y nag-file ng kaso laban sa mga officers ng sequestered station na IBC Channel 13 at saka doon sa katransaksyon nila na hindi nga si Gloria ang nakapirma doon sa anomalous deal na yun o anomalous sale ng IBC 13 ang nakapirma by authority of the president, yung kanyang executive secretary, mga kaibigan. Bakit po tayo nagtaka rin tayo sa panahon ni ni Pinoy eh. Ha? Alam ba ninyo wala na nangyari dun sa kaso, pero ang liwanag nung kaso, unang-una naganap ang pirmahan sa pagitan ng Channel 13 at nung kumpanya ni Romero, Regis Romero, sa panahon na meron na pong umiiral na election ban. Mga kaibigan, ibig sabihin pag may election ban, hindi na pwede ang pirmahan ng anumang mga kasunduan. Ha? Nagtaka tayo eh. Bakit yung kasong yun eh, nabaliwala? Eh, nabalitaan natin eh, ang lumakad nung kaso para mabaliwala sa ombudsman, eh yung dating kalihim ng PCOO na si Coloma, mga kaibigan, si Colocoy, na naakusahan din sa kontrata dito sa DFA, kung matanda ninyo, di ba, nung bagong upo ito. Yun, nakabuti yun, ha? Yung pagkaka... Yun lang naman ang accomplishment na nagawa ni Teddy Boy Pinger, eh. Wala nang iba, eh. Ha? Yung nawala yung pila dyan sa DFA, mga kaibigan, nawala yung kung ano-anong red tape, ha? Dyan sa Department of Foreign Affairs, sa pagkuha ng passport. Doon lang. Yun lang ang naging accomplishment niya. At doon ay natuklasan na yung kakontrata raw ng DFA
sa pag-imprenta ng passport, eh naganap yun sa nakaraang administrasyon na ang naglako nitong kontratang ito ay itong si Kuanho. Yan si nabanggit natin kalihim ng PCOO noon. Si Kolokoy. Coloma. Ayan ang balita natin lumakad. Alam ba ninyo, sabit sila ron eh. Doon sa Channel 13 na anomalous sa deal na yon, joint venture agreement. Una nga, hindi covered. Ibig sabihin, pag hindi pagka-covered na pala ng election bond, walang visa yung kontrata. Diba? Pangalawa, ibinenta yun sa mababang halaga, in undervalue, mga kaibigan. Ang katunayan, ang daming tumawag sa atin, mga listener natin sa iba't ibang bansa na nakapag-down payment dun sa project na wala pang, at that time, wala pang naitatayo ni Paco, wala pa, mga kaibigan. Nagpi-pre-selling na pala sa abroad. At ang binibiktima ay mga naninirahang kababayan natin sa ibang bansa at nagtatrabaho sa ibang bansa. Yun ang binibiktima. Itatayo condominium. Ala, napakalaking anomalya niyan, mga kaibigan. Sipin ninyo yung property ng IBC Channel 13, sa mga hindi nakakaalam, nandoon yun sa tabi nung kwan eh, Celebrity Sports Plaza eh. At sa pagkakaintindi ko eh, sakop yung property na yun eh. Mga kaibigan eh. Prime lot yun. Napakamahal ng lupa doon sa lugar na yun, mga kaibigan. Pero ibinenta lamang sa mababang halaga. Ibig sabihin, in undervalue, sila-sila na nag-usap doon kung magkano ang babayaran, mga kaibigan, yung tunay na dapat bayaran. Pero wala nang nangyari. Oh. Pinatawag pa ako. Isang araw, pakikita natin yung dokumento rito. Akalain nyo yung pinatawag pa tayo ng mga luko-luko dyan sa ombudsman? Ano raw yun? Confidential? Ano? Ba't magiging confidential eh, public record dyan? Tarantado ba kayo? Ha? Kaya ako, nalaman ko eh, yung mga paghahain ng kaso, katulad natin ng mga pangkaraniwang tao na tutulong ang hangarin eh, makatulong sa ating pamahalaan para, anong tawag mo rito, yung masugpo ang katiwalian, pagnanakaw, pagsasamantala sa gobyerno, nagkakamali tayo ng paniwala at sa ating adhikain na yung ating gagawin ay makatutulong. Hindi po pala, makakatulong pala yun para yung ombudsman magnakaw rin o pumarte sa pinagnakawan. Napakarami ng kasong ganyan, mga kaibigan. Hindi ba hinihimok pa nga nila dati na ano? Kaya nakaipit-ipit na yung ombudsman na yan. Wala na yan, may nababalitaan pa ba kayong may nagsasampa pa ng kaso dyan? Wala na eh. Diba? Lalo na nung tinanggal na yung sal-in. Yun ang pinagtataka natin. Bakit walang nangyari dun sa kaso na yun? Maraming kaso si Gloria dapat na kwan siya, nakasuhan siya. Pero hindi ginawa yun eh. Sa nakaraang administrasyon, ang pinili nila yung PCSO. Tapos, ano nangyari? Eventually, nung wala na yung nakaraang administrasyon, dahil si Gloria ay pumusta sa eleksyon dito sa nanalo, sa naupo, ha, mga kaibigan, yun, nabasura na rin yung kaso laban sa kanya. Acquitted pa siya. Pero, doon sa isinampa nating kaso, dokumentado yun ha. Nahawakan ko yung dokumento, merong nagbigay sa atin ng dokumento. Pinatawag pa ako nung intelligence division nila.
Kesyo, sinisiguro daw nila kasi pag nagpapatawag sila, ayaw nang sumipot. Eh, gago pala kayo eh. Kay sumipot ang tao, kay hindi, immaterial yun sa kaso. Dapat ipursu ang kaso. Ipagpatuloy ang kaso. Bakit ho? Moto proprio eh. Yun hong halimbawa kayo, naghain kayo ng kaso sa ombudsman, instrumental lang kayo. Ha? Sa kaso. Hindi kayo kinakailangang tumistigro, lalo na nakakuha ka lang naman ng ebidensya. Ipinresenta mo sa kanila. Obligasyon pa nga nila yun eh. Diba? Pag sinabi mong, pakiimbestigahan nyo nga itong transaksyon na ganito. Ang gagawin ng ombudsman, susulat yan. May kapangyarihan silang gawin yun. Sulatan yung agency ng gobyerno at i-compel. Ha? Puwersahin sila na ilabas ang anumang dokumento na hinihingi ng ombudsman. Ano yun? Kapangyarihan ng ombudsman yun. At yung motto proprio na tinatawag. Ha? On their own, pwede silang mag-initiate ng anumang investigation kahit walang ika nga complainant. Hindi ka naman complainant dun eh. Ang complainant dun eh, people of the Philippines. Instrumental lang ang mga naghahain ng kaso. Pero ang nangyari po, naging walang hiya masyado yung ombudsman, ginagamit nila, pinagsasamantalahan nila itong mga well-meaning na mga mamamayan na ang gusto, ang hangarin ay malipol ang mga magnanakaw sa gobyerno. Pag nalaman na nila yung kaso, direkta na nilang kakausapin para kikilan at hingan ng pera yung pong mga dapat nilang kasuhan. So mababaliwala at naglabas sila ng mga tuntunin dyan na hindi ka pwedeng mag-follow up. Katunayan, ito'y ibinulgar, di ba? Nung dating abogado ni Presidente Digongyo na ayon sa kanya, siya ngay litigant na siya. Ha? Siya'y abogado nung isa sa mga may kaso sa ombudsman. Eh nung humihingi siya ng update para dun sa kaso, ano sabi sa kanya? Ano sabi nitong abogadong ito? Ito yung isa sa mga naging kandidato, babae ito eh. Kandidato ito na maupong ombudsman. Yan, kasabay nila Samuel Martires. Kaya hindi na-appoint yun eh, mga kaibigan eh. Eh kasi nagsalita eh. Ibinulgar niya na pagka humihingi siya ng update, kailangan maglagay siya ng 50 mil eh. Para sa tatanungin mo lang, ano ba status nung kaso? Hindi ka na pwede mag-follow up. Sipin mo yan. Eh para sa tinayo pa yung ombudsman na yan. Ang katwiran nitong damuhong ito, baluktot na katwiran nitong nakaupo dyan, mga kaibigan, kwan daw, ginagamit daw yan sa, ng mga kalaban sa politika. Halimbawa, di ba? Isa yun. Ginagamit daw yan sa extortion para maglagay. Gago pala kayo kung ginagamit sa extortion yan. That is another story. Kaso yun, nung tao dun sa nangi-extort sa kanya. Pero yung katotohanan ng kaso, abay, may obligasyon kayo. Diba? O kaya yan daw sa LN eh. Ayaw na nilang magbibigay niyan, di ba? Pinatigil na nila yan. Yan daw ang ginagamit sa, ano, sa extortion. Gago! Ano extortion? Halimbawa ako, nag-extort. Nangingi ako, di ka pakasuhan mo ko rin sa kinikilang ko. Di ba? Kasuhan mo ko ng extortion. Bakit?
Eh itong kaso na isinampa ko dyan, halimbawa eh grab case, eh ibang usapan yun. May kasalanan siya eh. Diba? Oh, eh dituloy niyo yung kaso, kaya nga itinayo yung ombudsman eh, para dun eh. Ang palusot nila, mababaw, mga kaibigan. Palusot lang yun. Para hindi mabuko na yung ombudsman, ginagamit lang po talaga yan sa pagpapayaman. Ang problema, sino magla-lifestyle check sa mga hayop na yan? Diba? Oh, sino magla-lifestyle check dyan? Paano mo ngayon malalaman na yung mga opisyal ng ombudsman at mga empleyado dyan, mga kaibigan, eh hindi po nangungutong? Ha? Paano nating malalaman na yung kanilang mga ari-arian ay tumutugma sa kanilang kinikita bilang mga public official? Yun ang mahirap. Ha? Who will police the police? Yan ang tanong eh, mga kaibigan eh. Who will police the foolish? Foolish eh. Ha? Mga gago eh, mga kaibigan, ano po? Dito yan ha, sa gobyerno ni Pangulong Digong nyo. Alam ba ninyo ha, ito pagtatapat ko sa inyo. Nung pinagbababanatan ko yung kasong yun sa Channel 13, merong kumausap sa akin, isa sa mga mataas na officer ng himpilan ng radyo. Ha? Kasi Romero to eh, yung mag-ama, si Regis Romero, yung tatay. Eh, nakiusap itong broadcaster din, hindi ko nababanggitin ang pangalan, tsaka na. Ang sabi niya sa akin, Ekwan, kumare, ipuwera ko yung anak. Dahil yun daw anak, kaklase ng anak niya. Eh, hindi ko nga alam kung nagkakwarta siya ron eh. Diba? Eh siyempre tayo, sino ba tayo? Sundalo lang tayo ron sa himpilan ng radyo na yun eh. Mga kaibigan eh. So, eto ngayon yung isang tao naman na interesado siya dun sa katiwalian sa Channel 13. Eh, halikaan niya. Eh, tuloy mo lang yan. Yung ginagawa mong yan. Pagbubulgar na yan. Ha? Oh. Tapos sabi ko eh, paano ba yan? Eh, itong isang officer ng inyong istasyon, eh, nakikiusap. Ayan, kausap ko lang oh, ngayon. Birthday pa nung isang ano ron eh. Yung isang media man dun eh, na doon din nagbo-broadcast sa himpilan eh, namatay na yun. Eh, kinausap ako doon. Tapos sabi nung, tapatin ko na kayo, yung may-ari ng istasyon. Ngayon, sabi ko rin sa may-ari ng istasyon, eh, kakakausap lang ko sa akin, pinapakiusap, yun hong anak ay mapuera. Sabi nung may-ari ng istasyon, ano? Huwag mong paintindihin niya mga po. Sabi nga nun. Eh ako may-ari nitong istasyon na to eh. Pagtingin kong gano'n sa likod ko, eh nasa likod ko eh. Narinig eh. Oh, narinig yung sinabi ko, narinig din yung pagmumura. Nung may-ari ng istasyon, mga kaibigan. So, mahirap din yung nasa ganung kang kalagayan, hindi ba? Hindi yung madali eh. Mga kaibigan, bagamat documented, ha? Yung aking hawak, oh, dokumentado ho yan eh. Sinumiti ko lahat yung ebidensya. Akalain mo sabi ng mga gagoro sa intelligence ng ombudsman, eh ano ito ha, confidential. Sa akin ang mga records. Ha? Pakikita ko isang araw dito, i-screenshot natin para mabasa ninyo, di ba? Makita ninyo katotohanan. Eh tayo, ano eh, basta dyan sa pagnanakaw sa gobyerno,
mag-ingat sila dahil pag nakahawak tayo ng dokumento, didiretso natin yan. Pero ngayon, atubili na tayo siguro. Magagawa na lang natin yan kapag ka iba na ang nakaupo. Dahil ito nakaupo ngayon, wala namang interes yan na maghabol sa magnanakaw eh. Ang interes niya magpalaya ng magnanakaw, mga kaibigan. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito yung sinabi rin natin kagabi, di ba yung binanggit ni Vice President Lenny Robredo? Sabi niya, makabubuti sa ating lahat kapag nakikinig. Kapag nakikinig sa mungkahi, yan yung mga suggestion, di ba? Oh, nakikinig sa pagpansin ng ibang mga pulisiya. Hindi mo pwedeng sabihin walang pakialam ang Senado. Eh kahit nga mamamayan eh, may pakialam eh. Hindi ba? Diyan sa mga pinaggagawa nyo, kaya yan eh foreign policy, kaya yan eh agreement na pipirmahan ninyo. Unang-una, agreement yan eh. Hindi naman policy yan eh. Agreement yan, kasunduan yung pinag-uusapan. Tapos sasabihin mo, sarili mo lang yan. Oh, mga kaibigan, di ba? Kaya may pakialam ang Senado sapagkat yung Senado, yan ay yung kumakatawan sa taong bayan. Hindi ba? Oh, kaya nga lang, minsan o kadalasan, dispalinghado yung mga senador, di ba? Sa ibang mga pagkakataon. Pero sabi ko nga sa inyo, marami man silang kamalian, mali talaga sa atin, mali ang mali. Pero pag tama, tama sila, di ba? Katulad si Lacson. Bukod kay Vice President Robredo, pinagbabanatan din nila ngayon si Senador Ping Lacson. Ito nga ang mas kailangan natin ngayon eh. Na presidente si Vice President Lenny Robredo, yung katulad ng katangian niya. At kailangan din natin ng mga ibang manunungkulan sa pamahalan na kamukha ni Justice Carpio, mahinahon din na tao. Hindi ba? Oh, sipin ninyo sa harap ng crisis, ha? Na hanggang ngayon pinagdadaanan natin at na maraming bansa, hindi natin kailangan dito yung leader. Walang ano yan, walang bearing yang mga kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka, magmumura ka o pagbabanatan mo. Nung una, kayo nananawagan ng pagkakaisa. Ha? Pag kayo, kayo mismo ang hindi sumusunod doon sa pagkakaisa para ang mga Pilipino magkaisa. Salita nyo lang yun eh. Di ba? Puro kayo salita, ala naman kayo napatunayan. Lalo na, sabihin mo na hindi qualified si Vice President Robredo kung meron kang napatunayan. Ano ba napatunayan nyo? Aber, sige nga. Sa dinami-dami, sa tinagal na, 4 na taon na, 5 taon na, di ba? 5 taon na ngayon eh. 1 taon na lang eh. Mga kayo, ano nagawa nyo? Alam yung mga binuksan na Skyway? Matagal na yan. At saka, walang pwedeng mag-claim ng karangalan na naipagawa ang Skyway sa panahon mo. Bakit? Halimbawa, na yan eh, sa panahon mo. Pero hindi naman yan ngayon lang. Ha? Nakaraan pa yan, matagal na yan eh. Dugtong-dugtong talaga yan eh. Oh, wala tayong pwedeng tanawing utang na loob sa ganyan, karsada. Bakit? Mga kaibigan,
May bayad dyan. Ha? Hindi ka nga pwede maglakad dyan eh. Masasagasaan ka dyan eh. Di ba? Hindi mo nga malalakaran. Hindi magagamit ng tao yan eh. Ang makakagamit lang niya, mga motorista. At ang mahirap, pagbabayarin ka. Oh, ano dapat mo? Sila dapat ang tumanaw ng utang na loob. Ha? Wala kayong pwedeng ipagmalaki. Ha? Sapagkat babayaran ang pagdaan dyan. Hindi libre yan. Oh. Sa bayan ko ay isa ang nahihil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Mike Defensor!